may mga insecurities ka pa rin ba ngayon bilang performer? Pag nagpo-perform po ako, wala akong pakialam sa mga tao na... sa mga tao eh. Pero off stage, syempre naman po meron pa rin. Pero kumbaga, tinatry mong i-battle yun one day at a time. Kasi syempre, ang dami-dami mong nakikita, sana ganyan ako. Sana ganyan kahaba yung legs ko. Sana ganyan ako kaputi. Alam, pag nakikita ko si Liza, lahat na lang. Lahat na lang siya yun na. Ganon. Pero kumbaga, meron pa rin. Pero tinatry mo palagi na i-accept kasi that's who you are as a person and it makes you unique, it makes you who you are at kilala ka ng mga tao as you, ako kilala ko ng mga tao na yung pandak na Bisaya na pagkumanta parang loka-loka, tanggap ko na yun. So, ayun, siguro po may mga ganon pero hindi na, compared dati, hindi na siya ganon kabigat sa akin na umiiyak ako na dito ba yan dito sa show business? Hindi ako bagay dito kasi ang late ko. Ganyan, ganyan, ganyan. So may mga moments kang ganun dati? Talaga nagka-cry ka? Yes po. Lalo na po pag halimbawa, like ASAP, performance-wise, feeling ko after, kuya, parang ang ganda ng prod namin. Parang ang saya. Parang parang ang perfect lahat ng harmonies namin. Tapos pag baba ko ng stage, pag magbukas ako ng phone, dami kong bashers dahil sa itsura ko, dahil pandak ako, dahil... Hindi ko kamukha yung mga tao na normal nilang nakikita sa television. So, ayun, parang ganun po. Pero, kumbaga, hindi na, ngayon at ngayon ko na lang parang natatanggap na you can't please everybody. Sobrang tagal na niya na saying. Pero, kumbaga, if i-apply mo sa sarili mo, mahihirapan kayo. Kasi syempre, as a person, gusto mo na masaya yung mga tao sa'yo. Pero since we are people na who are always in front of the camera, nakikita kami ng lahat ng mga tao, meron at meron talaga po silang sasabihin. So iniisip ko na lang na I'm doing this for the people who really believe in me. And kung ano man po yung nakikita nila sa akin, ako yun eh. So bahala na sila, hindi na po sila nagpapakain sa akin. Bahala sila. Tama.